Okay, so according to my 14 million peso watch, it's 7:30. Tama ba? Pareho ba tayo ng oras kahit katsipan na yung relo nyo? Okay, so medyo late na, no? Kasi may date pa kami ni Madam. Kaya hindi ako pwede magtagal. Kailangan bilisan ko. Sabi ko, mag-start ako 7:30, 7:35 paalis na ako. Kaya gagawin ko, babato ko lang itong mga cheque, bahala na kayo magbasa. Okay, sining hindi pa member? Okay, mag-alala, hindi namin kailangan pera nyo. Ha? Gusto ko lang malaman kung ilan. Taas kamay pag hindi pa member. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay. Palapakan natin yung 22 na hindi pa member. Ang goal ko dito, pag natapos ako magsalita, hindi pa rin kayo member. Pumasok kayong walang pera, lalabas kayong walang pera pa rin. Kung pumasok kayo dito, hindi kayo mayaman. Sigurado ako paglabas nyo, hindi pa rin kayo mayaman. Tapos itong final, kung umaasa kayo na yayaman kayo dito, hindi ko kayo pasasalin para wala na kayong chance yumaman. Okay? Kasi rami ko nang napayaman. Actually, sa dami ng napayaman namin, kami po ang number one reason ng traffic sa Pilipinas. Kasi sa loob ng 4 na taon, 600 na bagong kotse yung nadagdag sa Pilipinas dahil sa Ivern. Oo. Yung mga normal na kotse po yon, yung mga kachipan, yung mga Mirage, Honda City, mga kotse, Toyota, Bios, yan. May Mitsubishi Lancer pa ba? Yung mga Cherry, Hyundai, ganyan, yung mga Port. Yung favorite nung best friend ni Madam, si Mike Lim, Fortuner. Fortuner. Yung ano yun, Mitsubishi, Montero. Yan, Montero. Kasi wala ka pang bili ng Pajero, kaya naging Montero siya. Okay? So, from the ordinary cars, no, meaning Japanese cars, cars that are less than 2,600,000 po ang bagong iFern Car Club members. Tapos, yung mga tinatawag nating luxury car, meaning 3 million pesos and up, no? 45 units Mercedes-Benz, 35 units Mini Cooper. Okay? Yung Mustang parang 10 yata. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong tumingin doon, hindi yan para sa inyo. Hindi yan para sa inyo. Pag nakita kayong mamahali na supot, hindi yan para sa inyo. Kaya huwag nyo nang tignan. Ako na lang tignan nyo. Okay, so every time I come down on a Tuesday, no, itong mga cheque kasi hindi ako nakapunta sa office today, ngayon lang ako dumating. Dumating lang ako para sa inyo. Swerte nyo, di ba? Nagbibigay ako ng oras sa inyo. Ba't ako nagbibigay ng oras sa inyo? Sa tingin nyo, yayaman ako sa inyo? Hindi. Kasi napili ko. Or I always tell our leaders, no, there are two important days in your life, no, the day that you are born and the day you realize your purpose. Okay? I realized in 2005, okay? 2005. I realized in 2005 that my purpose is sharing prosperity. In Tagalog, gumawa ng milyonaryo. That's what I realized my purpose is. Yung gumawa ng pera, yan yung pinakasimpleng bagay para sa akin. Kayo lahat na problema, paanong gumawa ng pera, paanong mangutang, sa akin, pinakasimple para sa akin is gumawa ng pera. Walang kahirap-hirap sa akin gumawa ng pera. The biggest transaction, no, that I was able to complete, no, it took me 6 months of negotiation. Foreign company po to, 1 billion pesos yung binayad sa akin after 6 months of negotiation. Okay, 1 billion pesos cash. Dito hulugan, cash. Kaya napakabilis sa akin gumawa ng pera. Hindi problema sa akin gumawa ng pera. Ang gumastos ng pera sa akin, hindi rin problema. I've spent, no? Siguro, yung ano to, shopping to, ha? Hindi yung investment, ha? Hindi yung meron akong biniling kumpanya or what. Siguro yung in 1 month, 60 million shopping na gawa na namin ni Madam yan. Kaya wala lang yung pera sa amin. It's easy to make, it's easier to spend. No? Yung mga walang pera nga, kaya gumastos eh. Tama? Paano pa yung mga may pera? Tama?
Parang yung isang credit card ko, 28 million yung credit limit. One credit card. Okay, and I have six credit card that I'm using. I have one that's 18 million. I have two or three that's 8 million. My smallest credit card is 4 million. Okay, and I only use that on emergency. Ano yung sabihin ng emergency? Naubos mo na yung 60 million emergency. Kailangan mo na, nasagad mo na lahat ng card, hindi pa naba. Nagkakaroon na ng emergency pag Sabado, Linggo. Kasi anytime pwede magpabayad sa banko, kahit na nasa abroad. Ang problema, pag nagbayad ka ng Friday, dinaan ng Sabado, Linggo, hindi pa siya credited sa card mo until Monday. Okay? So, emergency pag Saturday, Sunday. Kasi hindi pa na-credit yung pinabayad mo ng Friday. Okay, so spending money is nothing. Earning money is nothing. So the real goal is to create millionaires so that ordinary people like you can have the life that we are enjoying right now. I don't know kung ano yung kwento sa inyo ng mga naunang speaker sa akin, no? But the example, the Million Dollar Club, no? Yung mga nasama namin sa ibang bansa. Now we have brought presidential directors with us to London nung nakuha namin yung World Branding Awards for Fern D. Okay, we went to London and we went to Kensington Palace, London, England to receive the World Branding Awards for Fern D. And together with us was 10 presidential directors. Tapos last year, November, kasi pumunta kami ng Abu Dhabi ni Madam para panoorin si Chichi, no, yung panganay ni Madam, sa Abu Dhabi. She represented the Philippines in an Asian golf tournament and it was held in Abu Dhabi. So from Houston, Texas, kung saan siya scholar, lumipad siya to Abu Dhabi. Kami naman from Philippines, lumipad na Abu Dhabi. Nanood kami isang linggo sa Abu Dhabi. E since nandun na kami, niyaya namin yung Million Dollar Club na pumunta sa Dubai para maging turista kasama kami. That's in preparation of us opening an office. No? So last year, we had the idea to open an office and in the next 2 or 3 months, mabubuksan na yung office sa Dubai. Okay? So nung kasama namin yung Million Dollar Club sa Dubai, no, every day ang sumusundo po sa amin limousine. No, not the ordinary limousine, no. Yung stretch na limousine, no, para meron kaming stretch na Hummer, stretch na parang if I'm not mistaken, it's like a Dodge. Yung Dodge na SUV, kulay pink, no. It was a stretch limo. Iba-iba every day, iba-ibang limo yung ginagamit namin. We live in the best hotels. Pagka nagdi-dinner kami, nagla-lunch kami, normal na dinner lunch namin, 200,000. Nag-inuman kami sa billionaire's yacht, no? Sumakay kami ng 11 p.m., umalis siya ng 12 midnight, bumalik kami 4 a.m. 300,000 na gastos namin inuman lang. Okay? So when you really want to spend money, it's easy to spend a million a day. Hindi pa shopping to. Okay? Yung a million a day, pagkain sa kainom lang yon, kape-kape. Kape-kape. Breakfast, kape-kape, lunch, afternoon snack, no, dinner. When we have dinner in the Versace Hotel, no, we had dinner in iba-iba, no. Hindi ko na matandaan lahat. Basta million yung ginagastos namin every day, no. Nag-skydiving din sila, and of course nag-shopping, no. Napapasara namin yung mga stores, no, or hanggang magsara yung store, nandun pa rin kami. No, actually yung downline nga ni Telma, nag-RBA pa nga ako sa VIP room na Hermes. Sabi niya, sir, kausapin mo itong leader ko sa Dubai. Diba? So, by the way, right now, that leader na na-meet namin sa Hermes store, field manager na siya ngayon sa Dubai. Tapos top distributor din siya. No, nasa ibang bansa siya, walang opisina na ganito para mapuntahan. No? Puro Zoom meeting, puro online lang. Pero nag-field manager, nagta-top D, nag-millionaires club. Samantalang kayo nandito, kailangan pasunduin ng upline para pumunta. Kailangan pang kumbinsihin, kailangan pang pakiusapan, di ba? Tapos ang dating sa inyo, parang utang na loob pa ng upline ninyo na sumama kayo. Tangina nyo, mamatay kayo sa hirap. Tingnan natin in 2023. Ha? Kahapon, ganun din. Yung grupo kahapon, no, may pa-party sila, sabi nung mga leader, sir, mag-message ka naman sa mga leaders namin. May pa-Christmas party kami. Sabi ko, oh, sige, mag-message ako. Sabi ko, starting January 2023, hindi na magbebenta ng membership si iFern. Yung mga bibilihin na lang namin yung mga hindi gumagalaw. Bibili namin, kunyari 8.5 ang bili nyo. Kasi dati pa kayo member, di ba? Dati pa kayo hindi gumagalaw, mga tanginan nyo. So yung mga 8.5, no?
Yung mga 8-5 na membership, bibilihin namin ng 17,000. Double your money. Tapos yung account nyo amin na. Bebenta namin ng 170,000. Kasi wala nang membership eh. Diba? Hindi na kami mag-o-offer ng membership. Example natin, si Marvin Casino. Diba? Ang pinang-join niya, 7 account, 59,500. Magkano nakikita mo, Marvin? Ha? Oh, tingnan mo. 59,500 lang ang bili niya, 88 million na yung kinita. Tama? O, kahit nabenta ko ng 590,000 yung 7 accounts siya, kumita ng 88 million, tingin mo may bibili? Oo, maraming bibili. Ay, si Mr. Tomorrow, yung may 83 na trucks. Sir, marami akong bebenta sa'yo na 7 accounts, 590,000, bilin mo? O, tangin na yung truck nga na 1.5 million, binibili nga niya, di ba? Pero sakit ng ulo. Ah. Nina mo, si Sir, ha? 83 ang truck niya. Ikaw ni isang gulong, di mo kaya bilhin. Ha? Putang ina. Ni isang gulong, di mo kaya bilhin siya. 83 ang trucks niya. Alam nyo ba, nagkwentuhan kami ni Sir, ang toll gate niya per day sa 83 trucks, 50,000. Oh, ang panggasolina niya every month, 2 million. 83 yung driver niya, 15 yung mekaniko niya, 15 rin yung empleyado sa office. Pero mas maganda daw na negosyo yung iFern. Utangin na. Eh, ikaw, pinaglalabang mo yung call center mong trabaho. Sige na, umalis ka na. Baka maliit ka pa. Mamasahe ka na. Papunta rin. Umuulan eh. Paglaban mo yun, kita tayo after 10 years. Mukha ka ng lolo, mukha ka ng lola, mahirap ka pa din. Di ba? Pinaglalaban nyo yung mga amo nyo, putangin na, pinayaman nyo eh. Di ba? Sabi sa akin, Sir, huwag kayong nagmumura. Oo, nasasaktan yung mga daw. Sabi ko, putang ina. Sabi mo, huwag silang pumunta. Sabi, Sir, sana hindi kayo nagmumura yung mga nanonood sa Zoom. Putang ina, i-off nyo na yung FB Live. Huwag na kayo manood. Eh, ako to eh. Ako may-ari ng building. Ako nagpapayaman. Ako may-ari nitong stage. Ako may-ari nitong microphone. Kung gusto ko magmura, gusto ko magmura. Si Duterte nga, hinalan lang natin. Araw-araw, minumura tayo, di ba? Oh. Eh ako, hinalal nyo ba ako? Wala. Wala namang kayong ginawa para sa akin. Diba? Nung pinanganak ako nanay, tatay ko, wala kayong kinalaman dun. Nung nagkakilala kami ni Madam sa Hong Kong, wala rin kayong kinalaman dun. Tama? So kung nag-decide ako na magsalita ng ganito, kasi lahat ng minura ko yumaman. Wait. Let me correct. Lahat ng minura ko at nakinig. Kasi marami nagpapamura lang. Tapos wala, uuwi. Grabe si Sir, no? Oo. Bukol-bukol tayo, oh, diba? Oh. Tapos, balikan naman sa dating katamaran mo. Tama? Tapos, yung next event, pipilitin ka na naman ng upline mo. Ano? Diba? Sabi mo, tinamaan ka. Sabi mo, bukol-bukol ka. Ba't ayaw mo pa rin gumalaw? Upline, gusto ko yumaman. May tamang oras. Okay? So, you know, like the yesterday's audience, I told them, kung gusto nyo maghirap, choice po ninyo yan. Huwag nyo sisihin ang Diyos, huwag nyo sisihin asawa nyo, nanay nyo, tatay nyo, anak nyo, huwag nyo sisihin ang lipunan. Tangin na, umpisa pala kay Cory, nagsisisi na kayo, Marcos, Cory, putangin na, nakabalik na ulit si Marcos, mahirap ka pa rin. Di ba? Marcos, diktador, Marcos, utangin na, natanggal na yung diktador, di ba? Pabalit na si Cory, oh. Tapos, sino? Ramos. Tapos ano, ERAP, GMA, naging Pinoy, naging Aquino ulit. Ngayon, Duterte, di ba? Duterte, bagong pag-asa. Tapos ngayon, putang ina, bulok na si Duterte. Di ba? Tapos Lenny, oh, wala nga. Oh, lana naka-pink. Yung kotse na lang ni Madam yung pink sa kami ni ladies. Okay? Oh, ngayon, nakabalik na ulit si Marcos, mahirap ka pa rin. Diba? Kayo yung mga nagwelga para ano, tagbo na, kayo yung mga nagrally, 'di ba? Para matanggal yung tatay. Oh, ngayon nakabalik na 'yung anak, ba't mahirap pa rin kayo? 'Di ba? Oh. So, nakikinig kayo sa storya ng lolo mo, nakikinig kayo sa storya ng nanay, tatay mo, tito, tita mo, lahat sila mahirap. Pakinggan niyo yung mga mahirap, lalo kayo maghihirap. Subukan niyo makinig sa mayaman. Kaya yung buong barangay niyo reloko lang. Tama? Ah. Oh. Eh masaklap nito, yung upline yung si Zac Lopez, kaska-level na yung relo ko, 14 million relo ko, yung relo ni Zac Lopez, 14 million na din. Kayo, nga pa rin.
Ano pinagkaiba si Zach? Kasi 6.5 years na nakikinig si Zach. Ikaw 2 years, 3 years, 4 years ka ng member, di ka pa rin nakikinig. Oh, sige. Lahat na ang feeling, swerte nung upline ko, dumating ako ngayon, pinagbigyan ko siya. Sana paglabas nyo, tatamaan kayo ng kidlat. Sige, labas na kayo ngayon, tignan natin. Mamaya na, bukas na lang tayo. Walang kidlat pag may araw. So anyway, nandito ba si Arlene and Jack sumalinog? Wala, buti na lang. Bernard Santiago Santos, nandito. Okay, earning from 4 accounts, 4,000, 8,000, 4,000, 18,000, and 83,000, total 114,000, with a tax of 11,000, net amount 102,000, Bernard Santiago Santos. Congratulations. So, ang upline mo, konsehal ng Pasig. So, Vice Mayor ka ba? Feeling. feeling very thankful na upline ko si Konsi. Napakasipag na tao. Talagang... Hindi si Konsi, pinag-usapan natin ikaw. Anong dati mong trabaho? What do you do? Dati po akong employed. Actually, all my life, employed ako sa casino industry. Afterwards, nung nag-stop na ako mag-work, nag-try ako mag-put up ng mga business franchise. Ano mga? Shakes and juices, okay. Ice cream. Tapos, ang naging challenge yung rentals. Tapos, syempre. So, may benta, walang benta, may renta. Tama? So, magkano yung pinuhunan mo dito sa mga, ano, mga babae na gagwapuan sa'yo? Sino yung kamukha niya? Si Sir Chief, ano pangalan nun? Kaibigan namin ni Madam for Richard, yeah. Medyo kahawig, di ba? Kahawig. Magpayaman ka pa, sir. Maraming laglag panty dito. Ngayon di pa sila sure kung mayaman ka o hindi. Sabi niya, naka-Jordan, pero walang Rolex. Ano kaya kotse niya? Ay, hindi siya, deng. Sige, next time. Sige, so how much you invest in your different franchise businesses? Yung dalawang franchise, around 1 million din. Total? Yes, oh, total. Actually, hindi ko na na-recover yun kasi nga nagkaroon ng pandemic. Tapos, kumuha ako ng isang, nag-try ako nag-open ulit ng isang business, which is yung trucking naman. Isang unit lang yung nailabas ko kasi nagka-pandemic. So, nag-try akong mag-lalamove until I ended up driving it myself. Sabi ko, siguro pag sinipagan ko, ikita ako ng maigi dito. Kaso, yun nga, ganun pa rin. And, yun. Until si Vice June. Vice is her first check? Yes, sir. How much sir. Did you invest in Hyper? 66.5. 66.5 game and 100,000? Yes. Okay, how long to? 1 month, 2 months? Two months po siya actually, pero at first, syempre, yung first month natin, pinag-aaralan natin. So, yung mga first 2 weeks, parang wala tayong ginawa masyado. Nag-iisip pa tayo. Yung ika-third week, ika-fourth week, parang mga 2 days mo lang siya nagagawa. Umattend ako ng seminar dito, so naririnig ko yung mga yung mga advice nyo and yung mga experience ng mga tao. So, yun talaga yung nakakabukas ng isip. So, nagkumuha na lang ako ng driver para sa truck ko. Okay. Tapos, nagpo-full-time na ako. Okay. Nagpo-full-time na ako. So, one-month income to? Parang ganon, if we say I work like 5 days a week, parang mga 1 month lang siya. Natrabaho talaga. Okay, so palakpakan natin si sir. Ha? Nag-invest siya ng 1 million plus sa iba-ibang negosyo, lugi. No? Sumubo po siya ng truck. Kung sana nakita niya, inakita mo yung nakatayo, doon yung nakaitim. Yan. Sige, kaway ka yan. 83 yung trucks niya. Magtanong ka sa kanya. Oh, kasi... Siya 83, ikaw 1, di ba? Masyurman siya 82 things na matuturo sa'yo. Okay? So, you know, it's a good time, it's a good thing that you're now in iFern. No? Definitely, iFern is the better opportunity out of all the opportunities that you joined. Kasi yung franchise fee, may pwesto, may renovation, may signage, di ba? Si iFern, yung buong binayad mo, 66.5, produkto lahat.
Pagka binenta mo, balik lahat pera. No? Walang naiwan sa hollow block, walang naiwan sa kisame, tama? You understand, 'di ba? Walang ilaw, walang pintura, 'di ba? Walang pako, wala lahat. Walang napunta sa labor. Okay, so that's what a lot of people don't understand, no? So si sir, dalawang buwan pa lang, no? Attend ng attend, no? Kumita na 100,000. Sir, sabihin mo sa kanila, tagal-tagal niyo na dito, ba't din niyo gawin yung ginawa ko? Actually, gusto kong ibigay ang minessage ko yung mga downline ko. Sabi ko, panoorin niyo tong Facebook Live ni iFern. Gusto ko rin magpadala ng message sa kanila na galaw-galaw para hindi pumanaw. Kasi papanaw yung business na pinasok natin, sinimula natin. Kasi nagsimula na nga tayo sa iFern business, tapos hindi tayo gagalaw. Eh di papanaw yun, di ba? So yun, I'd like to thank pala yung mga uplines namin, si Up Melex, Carshell, very supportive. I mean, talagang everyday they keep in touch with you. Tapos they make it a point na nakasupport sila lagi sa akin. Ganon din si Vice Yun. So, napakasarap mga katrabaho. And everybody naman dito. Okay, thank you. Palapakan natin. Ha? Yung Richard Yap ng iFern. Thank you. Okay. Namuha, dalawang buwan lang siya. Tangin na ikaw, apat na taon na. Ha? Okay. Dito ba si Teacher Jovi Assis? No? Maricard Dibailig Holo? Are you here? Nandito po? Okay, so earning from 6 accounts, 6,000, 7,000, 8,000, 15,000, 27,000, and 55,000. Total 119,000. With a tax of 11,900, net amount 106,000, Maricard Dimailig Holo. Apply nyo pala yung may 83 trucks, huh? Si Mrs. Okay, so ma'am, what do you do? May truck driver po kayo? Wala po. Ah, mekaniko. Ano po, dati po kami mayroong kaming traditional business po. Okay, ano yun? Shabu? Ano yung traditional business nyo? Mayroon po kaming mga, sa Melk Tea po na franchise, tapos meron kami sa Boracay po, nagkaroon po kami ng mga rooms, naabot kami ng pandemic. Wow. So, okay sana negosyo, naabot kayo ng pandemic. So, did you start, kailan po kayo nag-start nitong iFern business? Ito pong September. September lang. Opo. Did you get the family package? Ano lang po, premium plus. Premium plus, okay. So ano to, 1 month, 2 months income, ano po tong hawak nyo ngayon? 3 months na po. 3 months income. Opo. Okay. So anong binibigyan nyo na oras ngayon? Yung milk tea, yung Boracay, or itong iFern? Ito pong iFern. Okay. So kung itong 100,000, tatlong buwan, lumabas pa lang mga 30,000 naman lang, enough na ba sa inyo yung 30,000 naman na income? Hindi pa po. Okay. So ano yung dapat niyong gawin para mapalaki po siya, para maging at least 100,000 a month yan? Magtrabaho po sa iFern ng trabaho. So kung kaya niyong magtayo ng milk tea franchise, kaya niyong magkaroon ng mga room sa Boracay, no? Mas kayang-kaya niyong gawin si iFern, no? iFern is simpler, no? And you don't need to be that smart, you don't need that big amount of capital. Kailangan lang po effort, no? Every day meron po tayong kausap. Okay? Palakpakan po natin si Madam. Thank you. Florenda Miranda Torchinyak. Nandito pa. Hi. Hi, ma'am. Come here. Earning from 7 accounts, 1, 2, 1, 2, 4, 8, 7, 2, 6,000, 16,000, and 83,000. Total, 120,000. With a tax of 12,000. Net amount, 106,000. Florenda Miranda Torchinyak. Tama ba yung basa ko? Torchinyak. Kayo yung nakakuha nung Dior. Ha? Yung bumili kayo ng 1.5 million para manalo dun sa bidding. Thank you so much with Madam also. Thank you, thank you. Alam nyo ba tong bag na to, minsan si Madam gumagamit, minsan ako gumagamit yan. Oo. Hindi ko pinahiram, napunta na sa iyo yan. Okay. So ano siya, mother? Kaninong mother? Mother mo? Mother mo. Okay, so siya yung mother nung 83 trucks. Okay. Picture muna tayo.
Ma'am, binibigyan na kayo ng bagong pangalan. Sabi niya, Mother of Dragons daw kayo. So, ma'am, what do you do? Parang, have you always been in the truck business or may iba kayong negosyo dati? No. Dati po, akong teacher. Pagpasa ko sa teaching, maraming utang. Mag-retire ko, marami pa rin utang. For 20 years. 48 years po kayong teacher. 28. Kala ko 48. Sabi ko, shit, 10 years old nang umpisa si madam. So, how old are you now, if you don't mind? 73. 73. Ah, you still like, you know, 72. Joke lang po. Joke lang. So, anyway, are you still actively working? Are you retired? What do you do now? Parang itong iFern income, is it income nyo ba? Kayo rin ba yung nag-share ng business? Ito po, maikling kwento. Baka gabihin tayo. Hindi, okay. Gabi naman na, okay lang. Kasi ang may pakana nito, yung bunso kong anak, okay. Si Lorlin at saka yung asawa niya, si Rex, okay. Tomorrow. So, ako, may sarili akong business. Ano po yung negosyo? Private resort. Wow, takin na, may private resort kayo. Wala kayong pampunta sa resort. Ha? May private resort, nag-i-fern kayo. Ang baga na nga, kulang pa kayo sa entrance fee. Ha? Transfer. Marami na kaming nag-RBA doon sa resort ko. So, alam na nila yon. So, ang kinikita ng resort sa ngayon, dati, medyo malaki-laki dahil wala pang pandemic. Pag pandemic nag-close kami, lucky lang kasi wala akong utang sa bangko. Siguro, baka nasiripan na ako. So, ang kita namin ngayon, medyo kulang. At saka, itong anak ko, nag-invite sa akin, sabi na, Nay, kasi marami akong sakit eh. Yes. Patunayan ko lang na ang iPhone talaga, malaki yung naitulong sa health ko. Kahit siyula na akong vertigo, hindi na sumasakit tuhod ko, hindi ako napirahan. Opirahan na sana itong tuhod ko, pinahanda ako ng 750,000. Kasi palitan daw yung, ano ba yung tawa doon. Ngayon, ano na ako, exclusive sa iPhone at saka yung power trio. At saka ngayon, wala na akong cane. Dati may cane ako pa Canada, Philippines, Canada, ay Jesus, Canada. So, ngayon, happy na ako, na-meet ko yung mga kagurok before. Saka nakatulong na ako, hindi na ako nag-cane. At saka Negros, Dumaguete, Bacolod, Cabancalan. At saka dito pabalik-balik. Enjoy ako. At saka malaking tulong sa mga retired teachers before. At saka may laman din ang bulsa ko. Kahit, kasi yung resort ko, minsan walang kinikita dahil kulang pa sa maintenance, sa sweldo ng tahuan ko doon. So yun lang po. Thank you. Tapos yung bag nyo, 200,000 na. Ha? Okay, palakpakan po natin si Mother. Thank you po. Congratulations. Dito ba Marites Sumalinog Cantero? Are you here? No. Fructosa de Guzman Ladores. Axel Ruiz. Earning from 7 accounts, 1,2,4,8,4,8,6,000, 15,002, 19,004, and 70,900. Huh? Tax is 12,000, net amount 108. Okay. Ito po yung mga accounts sa taas. No? Pag isang account lang kinuha nyo, syempre, isa lang yung pagkakitaan. Dahil maraming account, maraming pagkakakitaan. Come up on stage, sir. Hi, ma'am. Kayo yung ano, yung scrap yung business nyo. Tama? Salvage, hindi ba? Ah, seaman. So ano to? Gano'n nakatagal tong iFern business nyo? Itong 100,000, how many weeks income to? 2 months po. 2 months. So, babalik ka pa ba sa barko or Philippines ka na? Totally, nag-resign na po ako eh. Okay. Full-time ko na po si iFern. Magkano yung sahod mo dati at gano'ng kakatagal sa barko? 27 years ako sa barko. Then, ang sweldo ko ay sa 250,000. And then, dito na ako sa, ano, sir, full-time na ako sa iFern dahil ayaw, kasama pamilya, ayaw kong lumayo din sa pamilya ko. And how about you, ma'am? What do you do?
partner po kami sa trucking business. Wow. Ni kapatid ko si Lorne. Okay. Tap, may limang trucks kami. Tapos midwife ako dati. Ngayon nag-i4 na kami. Inuna ko siya muna kasi ayaw na niyang sumakay. Tapos si Sir, Louis Vuitton Club na, ha? Pareho tayo ng ano ngayon, ha? Oo. Oo, Jordan Club. Tapos Louis Vuitton yung belt ni Sir. Okay, so parang mas mahirap ba yung iPhone business or mas mahirap yung pagiging seaman? Sa iPhone business, siguro hindi mahirap. Kaysa ikumpara mo sa seaman, mahirap. Ang isa pa, maalon, saka marami ka rin amo. Amo na nga ako roon, pero marami pa rin amo sa taas. Totoo po yan. Kaya, advice ko lang po, sino mga OFW rito na hindi pa po nag-iPhone, iPhone na po kayo. Umpisa na po tayo. Thank you. Ano po position ninyo? Chief engineer, ano po kayo? Buson lang po ako. Buson. Pero maraming tao sa ilalim nyo. Ilan yung hinahawakan yung tao? 8 po sa akin, sa department ko. Okay, palakpakan natin si Sir. Ma'am, thank you. Thank you. So si Sir, seaman, 250,000. Si Mrs., partner dun sa truck, may 5 po silang truck. No? Kaya walang pambili ng gasolina kasi wala kayong kotse. Aldrin sa Santa Cruz. Faithful Bilia de Guzman. Next. Carlos Sumalinog, Michelle Sumalinog. 3 accounts, no? Kung gusto nyo, 3 accounts lang. 6,004, 5,008, and 111,000. 3 accounts. Ha? Total, 123,000. Tax, 12,000. Net amount, 110,000. Parang sumisigaw yung bag mong Fern DLB. Ha? Bago ba yan? O... Wow, congratulations. Kailan nyo binili to? Nung isang araw lang, sir. Opo. Magkano yung ganyan na bag? 264, sir. So kulang pa pala tong cheque mo para dyan sa bag na yan. Kailangan humataw ka pa. Ha? Para next week, fully paid na siya. Tapos, ay wow, yellow rin. Bago rin yan. Magkano yan? 73,000 po, sir. Ano, di ba? Bahay na ninyo yun. 73,000. Marami ng yero, hollow block, di ba? Tapos 273, bahay na yan para sa inyo. Sabi niya, grabe sa iPhone, nagsasayang na. Hindi po kami nagsasayang ng pera, ini-enjoy namin yung pera namin. Okay? So by the way, i-announce ko na. Bukas po, siya yung pinakabagong mini ladies. Gusto mo malaman kung anong kulay ng kotse niya? Pumunta po kayo bukas. Pink daw, kala nila, tangin na, creative yata mini lady. Ano to? 12 pink? Siyempre, may iba rin kaming naiisip, di ba? Rami nga natin produkto, hindi pwedeng puro pink. Shit, naisip ko lang bigla, pwede tayo gumawa ng kulay pink na product, ha? Iperon condom. Edible. So, 1 week income po to. One week. Okay. So, last week, kasama po nila yung buong pamilya nila. No? Yung panganay po nila, special child po. No? And nagsisharing si Carlo na sobrang ganda nung improvement ng anak nila because of taking the iPhone products and because they can afford, no, to pay for special education. And of course, you know, because tuloy-tuloy yung income nila ngayon, they can afford to invest na Mini Cooper para kay Michelle. Si Carlo po, Mercedes-Benz Boys Club. Ngayon si Michelle is iFern Mini Ladies Club. Tawag po doon investment, no? Kasi pagka lumabas ka, wala kang kotse, nag-aalok ka ng negosyo tungkol sa pagyaman. Tangina, wala kang kotse, pagyaman 'yung pag-uusapan, 'di ba? So syempre ang kinikwento mo muna upline mo kasi nauna sila. Hindi naman lahat ng nag-umpisa bukas may kotse na, tama? How long ka na sa iFern bago kayo teka. Yung unang kotse ninyo dahil sa OFW ka, 'di ba? Yung EcoSport. Partly po, sir, opo. But then again, ang nag-ano na nun ng monthly nun si Ifer na po. Opo. Di ba yung umuwi ka ng Philippines, no? Hindi ka na namin pinabalik, tinapon namin yung passport mo, pati yung ticket mo. Tapos, how long ng full-time ka na sa Ifer bago ka nakabili ng Chedeng? 1 year lang po yun, sir. 1 year, 2019, opo, full-time. Tapos, come 2020, yun na po yung lumabas na po yung Mercedes-Benz po, Sir Tom. And during pandemic? Bago mag-pandemic, sir. January po yung lumabas, sir. Apo.
Tapos ano, of course, thank you po sa Appliance ko po kay Appliance Melex, no, for the support and guidance since day one po, no. And tama po si Sir Tom, yung mga sinasabi po ni Sir Tom that yung Mercedes-Benz, yung Mini Cooper, investment po talaga siya. Kasi we are in a business na hinuhusgahan po tayo. Hindi po natin madadala yung bahay, no, yung yero, yung binili yung ano, yung tiles. Okay, ang paggawa ko ng tiles galing sa iPhone. Asan? Okay, nandipunta ka sa bahay. Opo. So, ang unang tinitingnan yung dala mo. Alright? So, dahil sa sistema po ni iPhone, yung mga clubs po na ginawa ni Sir Tom, mas mabilis pong kumita, mas napapadali yung trabaho dahil po sa ganda ng sistema na ginawa ni Sir Tom. Thank you po, Sir Tom. So anything that you want to share, Michelle, before we go to the next check? Yes, ano lang po, sir. Tama si Sir Tom. Actually, hindi siya investment yung binibili natin kasi pinaghirapan natin siya, so dapat lang i-enjoy natin siya. And syempre, nasa business tayo na ang mga tao nag-aantay ng resulta. So, 'di ba, kung wala kang mapapakitang resulta, so hindi sila sasali sa iyo. Kailangan mong mag-upgrade, kailangan mong pakitaan, kailangan mong ipagsigawan na kumikita ka sa iPhone. Yeah. Thank you. Palapakan natin Carlo and Michelle. Jefferson Villamera Bersosa. Ay. Lakas ng sigaw nito kanina. Dalawang bibig. 24,000, 24,000, 38,000, and 42,000. Ha? Four accounts, 128,000 total. Jefferson, how long ka na sa iFern? 10 months pa lang po. 10 months, okay. So, how much na, magkano in-invest mo sa iFern? Nung una po, yung 59.5, okay. Tapos, 7 accounts. Tapos, nagdagdag ka? Niroll ko po. Oh, niroll mo. Yung kinita nun, bumili ka ulit. Yes, so, right now, ilan na accounts mo? Naka-11 na po ako na... Sa pangalan mo? Hindi po, yung sa mga family ko. Oh, sa family. 11 accounts, so 11 na 59.5? Yes po. So, 11 times 7 accounts. 77 accounts in total. Opo. Yung sa family ko po. Oo. Sa buong pamilya na yun. Opo. Yung, may asawa ka ba? Nandyan po siya. Nandyan. So, ikaw, asawa mo, anak mo, aso, pusa, lahat. No? Buong pamilya, sinama mo na. Opo. So, kasi 11 times 7. Ha? 77 accounts for your family. So, ni-roll mo lang. Yung kinita or yung pinagbentahan, ibinili mo lang ulit. Opo. So, how much na yung total na kinita mo ngayon sa iPhone in 10 months? Almost 1.1 million po. 1.1 million in 10 months, ha? Kayo, apat na taon na kayo, hindi pa kayo nakaka-300,000, ha? So, yung pinagkaiba kasi, si Jeff, halos every time nagsasalita ako, nandito siya. Okay? Yun yung pinagkaiba. Kayo, kailangan pampilitin, kailangan pasunduin para pumunta dito. Tapos, pagpunta nyo dito, sarili nyo lang dala nyo, wala namang kindalang bisita. No, si Jefferson, no, almost every day nandito, every day may dalang bisita. Di nyo kailangan maging magaling magsalita. Tingnan nyo, mahihiyain siya. Hindi siya magaling magsalita, pero 1.1 million na yung kinita niya. Kayo, ang gagaling nyo magsalita, wala kayong napala. Tama? Kasi yung salita ninyo, puro complain. Ay, nako, yung upline natin, ang kulit. Pumunta daw sa office. Eh, napakinggan ko na yan. 100 times ko na napakinggan yung mga mura ni sir, hindi naman ako umaman. Oh, wala ka kasing ginawa. After kita na mura, wala ka namang ginawa. Diba? Next time, laglag kita sa balcony. Tingnan natin kung may gagawin ka. So, anything that you want to tell them? Sige, go ahead. Ano po? Siguro po, kung di pa kayo nag-iFern, nagpapasalamat ako sa Diyos na kilala ko si iFern. With P.D. Dwayne at saka kay Ab Charlie at saka sa Nona's family, especially kay Ab Joseph at saka kay Ab Joray at saka po kay Ab Chano. Siguro po ito si iFern, kailangan nyo lang po talaga siyang ano nakabano, sir. Sige, kailangan nyo lang bigyan ng oras. Kailangan nyo lang bigyan ng oras. Huwag kayong tatamad-tamad. Ayun po, Sir Tom. Huwag kayong manalangin tapos walang ginagawa. Ayun po, si iFern po talaga yung ano, isa sa nakakatulong sa buong family ko rin po ngayon. Tsaka yung mga business na ginawa ko, Sir Tom, tulad po nung sinabi nyo. Sige, sabihin mo yung mga business na ginawa mo para magka-idea sila. Marami kang negosyong pinasok, di ba? Yes, kwento po. Nagbabayan sell po ako ng sasakyan sa Laguna.
nag-i-import-exporting po ako ng mga African lovebirds. Nangongontrata po ako ng mga private houses. Tapos, nangongontrata din ako ng glass and aluminum. Nagsusupply ako ng free and probiotics sa Shopee Lazada. Lahat yon sobrang pagod, pero hindi ako umaman. Pero dito kay iFern, almost 10 months, grabe talaga. Binago ni iFern yung buhay namin. So, ikaw kapatid, kung talagang gusto mo mabago yung buhay mo, katulad ko, pagod na ako dun sa mga negosyong ginagawa ko, kailangan gumawa ka ng bago. Tulad nung nagsalita kanina, gumawa ka ng bago para may mabago sa buhay mo. So, eto na yon, si iFern yung kailangan mong gawin para mabago yung buhay mo. At si iFern po talagang siya yung kumpanya na sobrang rightful talaga para ito yung ito lang po yung ano eh yung network working company na pinasok ko. So ito lang po first time ko po sa ganitong klaseng industriya. Kaya maraming salamat po Sir Tom. Okay. Congratulations, palakpakan natin si Jefferson. Grabe, ang ganda ng bag niya, pera ba laman 'yan? Ha? Pera ba? Pera. Pakita natin, manginggit tayo, ha? Ano laman? Ano laman? Pera ba? Hindi, sige, masampal tayo ng pera. Meron ba? Meron. Sige nga, pasilip nga. Shit. Puro resibo, rami mong binili, ha? Rami kang binili, ha? Sige. Puro invoice. Rami niyang binili. Punong-puno na naman yung kotse mo. Marie Chris Sumalinog Cantero. Are you here? Marie Joy Novio Vito. Charles Cedric Nones Andaya. Okay, earning from four accounts, 3,006, 3,006, 15,002, and 126,000, total 148,000 with a 14,800 tax, net amount 132,000. Ikaw ba yan or anak mo? Ah, anak mo. Ilan taon na yung anak mo? 16. 16 years Opo, old. Opo, wala po siyang ginagawa sa iPhone. Okay. Ikaw ang nagtatrabaho. So, lipat natin sa pangalan mo. Kasi baka mawili yun eh. Walang ginagawa. May cheque. Idol nga po niya si Chano eh. Si Chano nga nandito eh. Pasamahin mo yon para alam niya kung ano yung negosyo na ginagawa natin. Nagtatanong na po siya. Sabi niya, Mommy, ano nga po ba yung iPhone? Tapos itong Christmas party nila nung kahapon, nagregalo kami ng mga Fern Active, ng mga soap. Yun. Tapos tumawag siya sa akin kanina lang. Sabi niya, Mami, nagtatanong niya sa akin yung classmate ko. Umiinom na daw siya ng Fern C, yung classmate. Paano daw niya, kung isasabay daw niya yung Fern Active? Sabi ko, oo, isabay niya yung isa lang. So, morning. Yun po, nag-curious na rin po siya. Speaker ka ba today? Hindi. You tell them that, what happened to you like more than a year ago, right? Para alam nila, kasi, shit, may accent siya. Yeah, sabihin mo. Sabi, what happened to you? What happened to you? Na-stroke po ako noong March 9, 2022. Tapos, akala ko wala na. Kasi, sabi niya ang nguso ko, pati ang kamay ko. Akala ko wala na akong pag-asa. Kasi naririnig ko, isang taon, dalawang taon, patay, paano ako nito? Paano ang iPhone ko? Sabi ko, Lord, sa mga anak, nakikita ko si Apchano, sabi ko, Lord, ikaw na lang pong bahala sa akin. Tapos, sabi po ni PD Chan, BB, Kuya Joseph, power to you. Nakalimutan ko nga yun, nakalimutan ko na po lahat. So, power to you lang po ang ininom ko pamula nung na-hospital ako. Kasi kahit po kita ng doktor, hindi po niya sinisita ang power to you, ang Fern Different Active Milk. Yun po, ininom ko lang po. Tapos, magaling na po agad ako. Yung hindi po halata sa akin, pag nga hindi ako nagsasalita, akala nila normal. Pag nagsalita ka, film ka, hindi ako film. So bago ka na-stroke, hindi ka film. Hindi ako film. After mo ma-stroke, nag-power trio ka, naging film ka. Oh. Tanginan nyo, ha? Magandang side effect ng power trio, nagiging film, ha? Ang ganda na accent niya, di ba? Sabi po ng guard dito, sabi niya, huwag niyo akong tawanan. Sabi niya, Ma'am, film ka? Sabi, hindi ko naiintindihan. Ano kuya? Film ka po? Hindi ako film. Na-stroke lang ako. Yun po.
Okay. So palakpakan natin ha si Grace kasi dahil sa iFern naging PhilAm siya. Okay, congratulations. Okay. Huwag ka na lumayo, huwag ka na lumayo. Ikaw na next, ha? By the way, itong next magtita po sila, no? Kapatid nung nanay niya, no? Si mother niya passed away because of a stroke. So ngayon si younger sister ni mother, no, na stroke rin, but she survived. Tapos naging PhilAm. So ito, para dun sa mga nagdududa no, or walang budget, one account lang po ito. 148,000 one account. Okay? 148,000 one account. 14,008 yung tax. No? The richest, no? The richest boy in iFern, 18 years old, Christian Stellar Nones Tapia. So 133,000 total, 1 week. So yung nagpi-picture po no yung tito niya no si Presidential Director no Joseph Nones. Siya po yung pamangkin, minana niya yung account ng mother niya. Siya po Sapphire Presidential Director. Okay, mas mataas yung rank niya sa tito niya. Okay, so Chano. So ano tayo? Ano tawag na ano? Fast talk. Lights on, lights off. Lights on. Lights on. Chocolate or iFern? iFern. Okay. High school graduate or young millionaire? Young millionaire. Yun. Okay. So, i-explain natin yon. So, anong natapos mo? Or I mean, anong hindi mo tinapos? Or when did you stop your education? Nag-stop po ako grade 12. So, hindi ko po tinapos yung high school. Okay. So, nakailan buwan ka sa grade 12? Naka one semester ka ba? Anong nangyari? Ano lang po? Mga 3 months. Three months nung po. First semester. Opo, parang yes, ganon. Okay. So, why did you decide to stop? Paalam mo. Kasi lahat, ha? Hindi niya tinapos yung high school. Sayang. Sana naging ano siya, college student. Tapos pag-graduate niya, wala siya sana mahanap na trabaho, di ba? But even nag-drop out siya ngayon, wala na siyang chance na hindi matanggap sa trabaho. Okay. So, why did you stop your education? Actually po, sir, the reason why I stopped, kasi po, as in, sa school, nag-aaral din naman ako, di ba? Inaaral ko din naman yung mga tinuturo ng mga teachers. And dito sa iFern, like, since exposed na ako for 2 years, no? 2 years na po kasi wala si Mami, exposed na ako. Kumbaga, si iFern talaga nakakayaman. Tapos, sobrang simple lang. Di ba? Sobrang simple na kahit ako na 18 years old, na naiintindihan ko, ang simple lang siya gawin. Tapos, meron tayong yung mga bata din, Macho Santisas, for example, yes, yes. Nagagawa niya. Kumbaga, hindi add lang yung age kasi super simple. Super simple lang talaga ni iFern. Kaya si iFern na lang talaga yung inaral ko, 'di ba? And nakadagdag lang din na kumbaga ayoko naman gamitin yung term na mag-waste ng time, pero kumbaga parang ganoon na din, 'di ba? Kumbaga nasasayang yung oras eh andito na yung opportunity sa harap niyo. Tapos kung ano-ano pang ginagawa ko, masasayang lang yung oras. Masasayang lang yung oras sa magandang opportunity. So, magkano yung kinita mo last year sa iFern? Last year po, 18 million. Okay. 18 million pesos. Ha? 18 years old, 18 million. So, inotandaan natin yung sinabi ni Chano, sayang yung oras dun sa pag-aaral. Pareho lang din yan sa inyo. Nasa iFern na kayo, sayang yung oras ninyo no, dun sa pagiging tambay, no, pakikipag-chismisan, di ba? Family bonding, na wala naman kayong pera, yung sa trabaho ninyo mababa yung sahod, no? If you're earning minimum wage, makabenta ka lang 2 bote ng perndi, nakuha mo na yung 500. Ba't ka pa magko-commute ng 3 hours? Ba't ka mag-spend ng 9 hours sa trabaho, tapos 3 hours pa uwi ulit for 500 pesos when you can do that in 15 minutes selling 2 bottles of perndi? Tama? Okay, so palakpakan natin si Chano. No? I look forward to Chano become even better, no? As a iFern networker. Rebecca Valde Aguirre. Nandito ba? Ito si Daisy Masongsong Reyes na nagpaalam kanina umaga. She went to the province. Meron po siyang downline na konsehal, no? Pinuntahan niya po. I forgot what province. Good luck, Daisy. Mi Charlotte Manuyag Patawe. Okay. Lauren Grace Holo Tomorrow and Rex R. Tomorrow.
1,006, 4,002, 6,006, 11,002, 11,008, 24,000, 36,008, 36,008, and 60,000 total, 193,000, tax po 19,300. Sila po yung merong 83 na trucks. Okay? So, tignan nyo, pareho na sila naka-Rolex Club. Ha? Dati, marami silang truck, wala silang Rolex. So, alam na nila yung story ng 83 trucks. Ang kwento nyo naman, kasi nagbalita sa akin yung upline nyo, grabe daw. First time daw mag-Louis Vuitton, ha? By the way, if you don't understand, 83 trucks, no? Ang total amount na ginastos nila to have 83 trucks is 124 million pesos. Okay, napakalaki po nung puhunan, no? Na inilabas nila to have that kind of business. But first time daw nila mag-Louis Vuitton. Tapos nawili daw. So, sir, sino ang pumirma? Sino nagbayad? Si Missy o ikaw? Si Missy. So, siya bang nakakaalam ng total amount? Okay, magkano pong total amount nung sinapin nyo sa Louis Vuitton? Nasa 400 plus, nakalimutan ko. Mura lang pala, 400 pesos. Ha? Tama? 400 pesos? Tama ba yun? 400,000 pesos. So, siguro nasa 460 plus. Okay. 460 plus thousand ang nagastos nyo sa Louis Vuitton. Ano pong binili nyo? Wow, si sir, nakabag. Pera ba laman yan? Ay, buksan mo, manginggit tayo. Buksan mo, manginggit tayo. Ang na pinagdududahan sila, wala naman silang pera. Meron ba? Nasaan? Nakupit na ba? Oh shit, nanakawan ka! Baka nandun sa may zipper. Ayun, meron. Sige, labas mo. Shit. Amoy pera ba, sir? Amoy pera? Amoy pera? Oh, na mo. Meron na. Magkano yung bag mo? Magkano yung bag? 139 to sa akin. 139,000. Tapos siguro to mga 70,000 siguro to, ha? Magaan lang eh. So, 139. Tapos mga 67. So, mga 200,000. Tapos yung relo niya, 1.2 million. Yung relo niya, 5 million. Ha? iFern. Okay, iFern system po yan. From, yung shoes, Louis Vuitton din. Ay, tang inakala nila, Jordan. Louis Vuitton pala yan. Tignan nyo, itaas mo. Para mabasa nila LB. Oh, LB yan. Diyan Nike. Magkano yung shoes na ganyan? 56,000, sir. 56,000? Saan taon nyo ng sweldo yan? How about you, ma'am? Ano yung ano? Louis Vuitton din ba to? Yung bag, sir, yung binili ko. Nandun. Paabot nga sa bag kasi maraming ano eh, nandududa eh. Paabot nga. Sige, sinong pwede mag-ano? Huwag nyo nang palakayan si mother, tanginan nyo. Ibitbitin nyo na. Si mother pang papuntahin nyo rito. Yan. Uy, parang medyo similar dun sa mini ladies, ha? Pero may color. Magkano yung ganyan? 191,000. Grabe. Eh, may pera rin to. Magyabang tayo. Sige, labas mo yung pera. Oo, kasi pinagdududahan nito tayo eh, para sampalin natin mga basher. Huwag pa kayo mag-active. Next year tayo, after this, huwag na kayo magpakita. Next year na. Yan. Oo. Tignan nyo, meron din. Sinong gusto umamoy? Joke lang. Okay, so siguro very quickly lang, what's the big difference between your truck business and iFern? Ang laki ng difference kasi when nung kami na sa trucking, hindi namin kayang bumili ng mga ganing luxury items kasi in compassion doon sa mga naramdaman ng drivers at helpers namin, nahiya kaming bumili nito. Itong nandito na kami sa kay iFern, so kami mismo nagtatrabaho, nagmamarket, pupunta kami sa province. So deserve naman siguro natin na enjoyin ang fruits of our labors. Masarap ba yung feeling na dati yaman nila, 83 trucks, di ba? Pero nakachinelas lang si madam. Yung bag niya, sekusana, di ba? So ngayon, ano yung feeling na ngayon na enjoy niyo yung iFern income? Yes, sir, Tom. Ang saya-saya pala na reward yung sarili mo. Kasi like sabi nga ni Mr. nung nakaraan, nung sa tracking, hindi namin kahit 2,000, 5,000 na bag, hindi kami masyadong makakabili dahil nga, syempre, yung guilt
Yung guilt kasi, hard labor kasi yung tracking. Like, whereas dito is talagang rewards at incentive, compensated tayo dahil sa work natin. So, maganda po na ipagpatuloy natin si iFern. Na-enjoy po natin ito. Okay, palakpakan po natin, no? Si Mr. and Mrs. Okay, congratulations. Okay. By the way, na-realize ko lang, Louis Vuitton pala yung jacket ko. Nakita niyo itong mga kalahating million ton jacket ko. Tawag sa kanya, runway piece. Runway piece yung mga suot ng mga model. So, in the whole world, mga 3-5 piraso lang ito. So, we bought this when we attended the Louis Vuitton Elite VIP event in Singapore. No? Binayaran ni Louis Vuitton yung ticket namin, hotel namin, lahat, breakfast, lunch, dinner. No? So, basta palang 5 araw kami doon, they took care of everything. No? So, every day meron po kaming event na pinupuntan. Ang bayad lang namin sa kanilang shopping lang kami. Hindi naman malaki, 16 million lang nagastos namin in 5 days. Pwede na. Sulit na sila sa amin. No? Quota na, tawag na quota na. Okay, so earning from 5 accounts, nakita ko si Sir, kaya alam ko nandito. Earning from 5 accounts, 4,008, 9,006, 25,006, 75,200, and 88,000, total 203,000 with a tax of 20,000, with a net amount of 181,880, Vicente Paolo Tolentino Abella or Genevieve Nicole Bibe Alecha. So si Binchi, long time networker to, ha? Napakagaling to na networker. Kapit lang kahit hindi gumikita. 6 na buwan daw walang cheque, kapit lang doon sa ibang kumpanya. So tell us what is the difference between your ex company and iFern. Thank you po Sir Tom. By the way Sir, batiin ko lang din po yung galing din from other companies si Sir Mark. Sir Mark, away ka nga. Ayan, from previous company din, Winners Club. Pero kay iFern dito nagbayad siya ng pay-in niya. So, congratulations, Sir Mark. Ayan. Naka-sunglass si Sir. Huwag niyo harap, parang bawal siya makita sa camera. Huwag niyo ganun yung camera doon. Parang nagtatago pa siya eh. Naka-sunglass siya sa dilim eh. Sir, gusto niyo hood? Payong gusto niyo? May payong kami dito. Supot, gusto mo? Supot? Hindi ka pa ba lumalantad? Ayun. Hi po, I'm fantastic morning. Ayan. So, yun po. For the past 10 years po, Sir Tom, I've been doing networking. I started 18 years old. No, so for 10 years, lagi ako napupunta sa pioneering company. No, yung pag tinanong mo, may yumama na ba? Wala, ikaw palang una. Parang ganun lagi. No? Diba? So, yun. Marami ako napunta ang kumpanya na hindi pa nagbubuka, sarado na. Diba? So, pero for the past 10 years po, sa totoo lang, wala po kong naipundar, wala akong naipon, kaya bad trip po yung mga magulang ko at saka yung asawa ng magulang ko. Pero with iFern po, 1 taon pa lang kami at 5 buwan, nakakadalawang Rolex na po ako. And yung asawa ko po, ayan, tas yung wife ko po, naka-solid gold din na Rolex. And then after 85 days of doing iFern, nakabili po kami ng Mini Cooper 1 out of 20 Monte Carlo Edition. And then after a year and 3 months po, I became a multi-millionaires club kay iFern. 5 million. And then si wife po, 200,000 na lang, millionaires club na. Ayan. Thank you syempre kay Sir Tom and Mama Dam. And of course, to my direct upline, Zach Lopez. Thank you po so much, upline. So, meron ka bang advice, no? Sa katulad ni Sir, no? Marami ng networking company sinalihan. Sabi mo nga, first time na nag-pay in, no? Kasi gusto nga nila, maraming nagkwekwento sa akin, Sir, meron ako nakausap. Grabe, matitik na leader, ganyan-ganyan. Pero ayaw daw magbayad, no? Sabi ko, putangin na yung kumpanya nila, konti nilang lugi na, di ba? Ano yung presyo na meron siya? Sabi mo, dapat nga bayaran nila tayo para kausapin sila, tapos iba pa yung pay-in. No? Ibig sabihin, gusto mo makausap si Zach? Bayad ka muna 5,000 para dalhin kita kay Zach. Bayad niya yun sa'yo para dalhin kay Zach. Tapos pag ting-tong, tapos sabi ni Zach, nagbayad na ba yan? Oo, sir, nagbayad sa akin 5,000. Eh, paano sa akin? Ako yung magsasalita, di ba? So sabi niya, sir, ito daw 10,000. So may 5,000 sa'yo, may 10,000 kay Zach, papasok pa lang. Diba? Tapos anong gusto mo? Interesado kami sa iFern. Diba? So wala nang kwentuhan. Anong gusto mo? Diba? 66,500 or 330,000? Yan lang yung choice. Malis ka na. Ayaw ko na sa'yo. Ganon. Pag nag-iisip pa, paalisin na. Kumita ka na ng 5,000. Sisa, kumita na ng 10,000. Ganon. Kasi, ano yung pepresyo nila?
kumpanya nila lugi, yung huling beses na kumita siya ng 1 million 5 years ago. Samantalang dito sa iPern linggo-linggo, meron kumikita ng 1 million. Tama? And yung mga hindi kumikita ng 1 million, makabenta lang ng 2 per day, may 500 sa isang araw. Parang talo pa yung minimum wage na 9 hours, tapos may 3 hours biyahe papunta, 3 hours biyahe pa uwi. So ano yung presyo na sinasabi nila? Kung galing ka sa ibang networking company at ayaw mong bayad ng pay-in sa iPern, hindi ka namin kailangan. Okay? 99% of iPern active earning leaders and networkers, first-timer. Kahit wala nang sumaling may experience na networker forever sa iFern, mas lalong bibilis ang paglipad ni iFern. Okay? We welcome ex-networkers pag susunod sa sistema na ibinaksak namin ni Zac Lopez at ng buong leadership ng iFern. Pag ang gusto nila, sistema nila, dun na muna sila. Pag nagsara na yung kumpanya nila, gumagapang na sila. Saka sila makipag-usap ulit sa atin. Wala kayong halaga sa amin. Wala kayong presyo sa amin. Wala kaming pre-accounts. Wala kaming commission deduction. Wala kaming allowance. Wala kaming pakotse para sa inyo. Pag magbabayad kayo ng membership, cash, credit card, or checks with 3 days clearing, we will accept you. GCash also. Okay, what do you want to say? Sa mga networker na no, or mga may past na, ako yung ginagawa ko lang siguro, minamaximize ko yung credibility ng company. Hindi mo kailangan ng resulta agad, hindi mo kailangan ng offer, hindi mo kailangan ng kahit ano, sasakyan, panggalaw. Kahit nga nasa bahay ka lang, pwede kang kumita dito, so ba't ka kailangan bigyan ng kotse? Tama? So ako, nung nasisimula ako, simple lang, no? Piniplay ko lang, eto lalo na may bagong tools tayo. Hindi ako magaling mag-present, bulol nga ako, hindi ko kaya sabihin yung S nang hindi nakapasok, hindi lang sa loob. Diba? So may list pa ko. Pero ba't kumita? Tawa ko. Pero bakit ako kumita na malaki? Kasi minaximize ko yung credibility na kinreate ni Sir Tom. I have all the videos. Meron akong Vicky Bello video. Meron akong Mercedes-Benz video. Meron akong Mini Cooper video. Meron akong Louis Vuitton video. And recently may mga doctors na kinreate na videos na nagte-testify. And that's it. After nun, naniningil na lang ako. Nampupusakal na lang ako ng singilan. Yun na lang. Ganun lang po ginagawa ko kasimple. So wala naman akong resulta pa that time, pero nakakapag-close ako dahil hindi ako magaling. Ang magaling na yung credibility ng company. So yun lang po. Thank you. Thank you, Vinci. You know, totoo yung sinabi ni Vinci. No? Si Zac, naging magaling na lang kasi naging top earner na siya. No? Dahil sa dami ng resulta niya. And walang tigil makinig si Zac sa akin saka si Madam. No? Basta sinabi niya, tama eh. Tama eh. Diba? So, he always listen. No? He was, kasi hindi niya pinaglalaban yung alam niya eh. Yun yung problema. No? Marami, lalo na yung mga mahirap imbitahin ng mga downline, marami kasing alam. Kung marami kang alam, ba't hindi ka pa rin mayaman? Yung mga galing sa ibang kumpanya na networker, sabi ko, kung wala kang 1 million na pera ngayon, di ka magaling. Di ba? Kung sinabi mo, kumita ka ng 1 million dati, halika punta tayo sa 7-Eleven, ibayad natin yung kinita mong 1 million dati. Tatanggapin ba? Wala. Wala kang mayaabot eh. Okay? So your reputation means nothing. Okay? Sa pantalang dito sa iFern, the sales that you can do every day, that is the value of your business. No, yung mga nagsalita dito, nag-milk tea, nag-ano-anong negosyo, di ba? Pandemic, lugi. Putangin na si iFern, nag-pandemic, lalong lumakas. Tama? Yung kanina si Carlo, sabi niya, lumabas yung Chedenko just before pandemic. I'm sure pag tinanong natin kanina si Carlo, paano Carlo, nung nag-total lockdown, kinabahan ka ba? I'm sure sasabihin ni Carlo, oo, kinabahan ako. Pero, lalong lumaki yung income ko nung pandemic, kaya ang bilis-bilis, isang linggong income lang, bayad na yung 70,000 a month na Mercedes-Benz ko. Okay? When you follow the system, everything becomes easy. Kung marami kang, bakit, upline, paano kaya kung ganito yung gawin natin? Upline, may idea ako. Ako na magsasabing, idea mo, bulok. Tama? Kung wala kang 14 million na relo, ang idea mo, bulok. Kung wala kang 500,000 na jacket, yung idea mo, bulok. Kung hindi mo kaya magregalo ng 30 million na sasakyan sa misis mo, yung idea mo, bulok. Okay? Kasi kung maganda yung idea mo, dapat mas mayaman ka sa akin. Kung magaling yung idea mo, wala ka dapat sa iPern, nandun ka sa kumpanya mo kung saan ka galing. Tama? Di ka naman mag-aanap ng kumpanya kung maganda yung kumpanya mo eh.
Tama? Yung mga empleyado na nandito, nandito ba kayo, naghahanap ba kayong ibang pagkakakitaan kung malaki yung kita nyo? Diba? Kung sobra-sobra kita nyo, wala naman kayo dito, hindi naman tayo magkikita kung masaya kayo sa buhay nyo eh. Tama? Nandito kayo kasi malungkot kayo. Nandito kayo kasi kulang ang kita nyo. Tama? Di naman kayo maimbitahan dito, ano? Kaya lang ako sumama kasi dilibre daw ako ng Jollibee. Diba? Kung yan na nga habol ninyo, sasabihin ko po sa inyo, ang ipapakain lang sa inyo, French fries, hati pa kayo. Ito ba si ano, Lauren Aguilar, Adrian Aguilar? Wala, next week. I mean, sorry, Thursday pa. No, marami mga wala dito, Thursday pa po sila pupunta. Nomi Cruz, Edwin Cruz? Rosalie Bagay? Isabel Dinglasan Makaraig? Wow, may dalang fans club. 1,002, 1,002, 4,008, and 237,486. Total 244,686, 24,000 yung tax. Hello. Picture po tayo. Matuloy mo ka Ma'am, tell us, is this your first check? Yes, 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 sir, okay. Tom. But, ano pong storya nyo? When did you join iFern? Tapos ang laki nung check-in nyo, 200 plus thousand. No, I was, I really joined 2 years ago. 3 years ago. Tapos, 2 years three ago. Years ago. Tapos? I was doing, I am doing this part-time in it. Okay. I was in Italy. Italy! Okay, kaka-uwi nyo lang. Okay, kagabi lang. Wow, palakpakan natin si Madam galing Italy. So you're doing the business in Italy. Nasa Italy po kayo. Itong income na to, sa Italy nyo ginawa. Opo. Pero ngayon lang wi-withdrawin. Opo, opo. Okay. And sobrang, sobrang thank you po kasi hindi po talaga... Kasi nakatala. Grabe lang po yung feeling. Kasi dati sa live lang... Nakikita ko kayo, sir, saka yung pong ano dito, yung aura. Grabe po, feel na po doon pa lang sa live. But yung pong natural pala, yung actual na nandito ka, grabe. Talaga pong napapairit po ako kanina. Every time na meron pong papasok, magsasalita. And to the fact na hindi ganong kalaki yung aking income, I am still very proud of this kasi pinagpaguran ko to. You know why? Sir Tom, I am doing the business. My employer don't know that I am doing this. Ako po ay domestic helper. Okay. I am working with a cardiologist. Siya po ay cardiologist. Pero ngayon po hindi na kasi po 92 years old na po siya. But still very strong. But I can't tell him the truth that I am doing this business because secret po, bawal po. That's why during pong rest hour, instead na mag-rest ako, I really want to do this iPhone business. Okay. And grabe po, nag-umpisa po ito nung... Kasi po, na-present po sa akin di po ni Abel to nung isa po ako, opo, Abel Panis and Maria Juana. Okay. But sa totoo po, hindi po, ayoko po. Talagang natandaan ko lang po yung bilog-bilog lang, Sir Tom. Tapos yung po price nung ano, premium, kasi parang nahiya lang po ako kasi... Naawa ko sa ano ko kasi siyempre sinama po sila sa bahay. Tapos ganun, pero parang ang sungit-sungit ko po noon kasi kararating ko rin lang po. Sabi ko, tapos ito sila. Ako'y antok na antok. Hindi ko talaga naintindihan yung presentation po. Bilog lang po talaga. But, grabe po. Sir. Ay, baka po tayo umagahin dito, Sir Tom. Di bale, sabi ka lang naman. Kasi po, nung nangyari po yon, pumutok po yung vulkan. Okay.
So, nandito po ako and I really, nakita ko po yung pagputok kasi ako po'y taga Batangas. And during that time, so after a week po na ma-join, actually po, i-join muna ako ng anak ko. So, parang hindi ako naniniwala. So, yun po, after a week ko, binigyan ko siya ng pang-premium para lang huwag masyado siyang mapahiya kala Abel at saka doon sana. Ano. Pero, nung nag-pandemic po, hindi po talaga namin napag-usapan yung about iFern. Kasi ang dami-dami pong okasyon na nangyari. So, but, may pumitik sa aking isip. Sabi ko, vitamins. So, I need it. Gagamitin ko to. So, luckily po, pagdating po ng, ko po ng Italy, nag-lockdown. So, sabi ko, wow, ano mangyayari? Total lockdown talaga, hindi pwedeng makalabas. But, ang galing po kasi ng Power Trio, naalala ko yun. Saka ko pa lang po yung kinuha, yung Power Trio ko. Alam niyo po, Sir Tom, my goodness, I can go out every day offs without fear dahil I am taking that Power Trio. Sabi ko, grabe, ganito pala yun. Yung effect ng Power Trio. So, nag-start na po akong ibahagi ko sa aking mga kapatid na super negative. Yes po. No, sabi niya sa akin, no, Sorellas, sa Italy po is Sorella and sister, you should not go out. It's very, very risky. So, sabi ko, no, I am taking something which is very effective. Sabi na lang, ano yun? Ito yun. Ito yung iniinom ko. Galing ito sa Pilipinas. Sabi pa nila, galing Pilipinas. Yes, but you know what? Yes, it's made in the Philippines. But the raw materials are from Europe. Yes. Switzerland. How do you know that? I have the proof. Because I have already attended many Zoom in, ano, kahit na ako ay, ano. So, yun, pinakita ko sa kanila. And, Sir Tom, gusto niyo pa pong makinig? Sir, ganun po. So, ayun. Sabi nila, sige nga, totoo ba talaga effective yan? Hindi pa rin kayo naniniwala kasi kahit po ang nangyayari po sa akin, ako na lang ang pasahero ng autobus. Kasi takot po talagang lumabas ang mga tao because of pandemic. Siguro po marami sa inyo nakarinig noon na grabe ang namatay po sa Italy. In Northern Italy, almost yung pong matatanda na ubos. And the reason for that is I understand that when you lack vitamin D, when you are deficient in vitamin D, grabe talaga yung pong ano, nakukuhang sakit. And kalimitan po talaga, kikilabutan kayo. Ano, hindi na po sila kayang dalhin ng funeraria, Sir Tom. Opo, talaga pong ano, grabe. Tapos noon, siyempre po, mag-shopping. Kailangan kumain ng employer ko at saka ako. But hindi natatakot yung employer ko na ako'y palabasin. I can go out, I can go around. Yes, I have the mask, but very strong ang aking ano po, feeling. At saka, sabi nila, hindi ka, wow, sabi nila sa akin, wow, my dear Isabel, ako pa si Isabel. Bakit parang ang lakas-lakas mo? Sabi ko, opa, may iniinom ako talagang so effective. Pero, nagtataas kilay lang sila. Ay, sige, magtaas kilay kayo, basta ako malakas. Sabi ko ganun. So, yan po, Sir Tom. Mahaba na, napakahaba na. Nung napanood ko po yung pong ano po ni Apmay, grabe, that was June during the time of pandemic.
My goodness! Sabi ko, isinan po kasi nung anak ko, Mama, you open your dashboard. Anong dashboard? Hindi ko kasi alam. Kasi ang alam ko lang po talaga mag-Facebook and Messenger before. Sabi ng anak ko, My dear Mama, instead of using your bagastasan ka dyan, why don't you try this? Eh, in fact, member ka na. Sabi ko nga, oo. Tapos may isinan po siya sa akin link. At that link was the presentation na kasama po si Apmoy. Grabe po nung pong nag-share siya. Sabi ko, God, totoo ba ito? Milyon? Kalahating milyon ang kanya kita. Oh, para akong binatukan ni Apmoy. So para sinabi niya sa akin, Gago, ikaw ay ano, makinig ka sa anak mo. Opo, talaga po, ganun po ang nangyari. So, ayun po, tinawagan ko yung pinsang ko. Sabi ko, Hoy, insan, tingnan mo itong ano, yung perdi. Gumamit ka nito. Sabi niya, bakit? Ay, ang galing nito. Alam mo itong iniinom ko talaga. And every day, oops, nasa labas ako, hindi ka natatakot. Sabi ko, hindi. Tapos yung pool pala, may story na siyang narinig. Ang sabi niya sa akin, sige, dalahan mo ako, kukuha ako. Sabi ko, naku, yan, patay tayo dyan. Kasi wala akong may bibigay sa'yo. Ay, grabe po, sabi po ng pisang ko, oh, grabe naman itong tinderang ito, nagtitinda, wala. Tapos sabi po niya, sige, interesado ako talaga. Sige, kung talaga interesado ka, maghihintay ka, hindi ko lang alam kung kailan dadating ang produkto. Kasi po, pinsan ko po siya, kaya ganun po yung way of talking. Alam niyo po ang nangyari, sabi niya. Sabi ko, alam mo, pakinggan mo talaga to, napakaganda. Napakaganda, paano ko pakikinggan? Tinawagan ko po yung anak ko. Sabi ko, Apcha, you better talk with Tita Melly. Nandito ba yung anak niya? Opo. Nasaan siya? Nandito? Ay, hindi ko po kasama. Ah, wala. Kasama. Okay. Yung pong isa kong anak kasama. Sabi niya, bakit ma? Basta kausapin mo siya. Tungkol saan? Tungkol sa Ifer, syempre. Sabi ko, ang tapang ng mama. Sabi niya, o yun, isang kausap po niya. Grabe. Sabi niya, ate, mag-jo-join ako. Ay, kami po noon, nasa bakasyon. Parehas kaming nasa dagat. Sabi ko, talaga? Sabi ko, mag-join ka dito. Hindi, pwedeng hindi. Ay, paano yun? Wala ka naman dito sa Roma. Basta, uuwi ako, magte-train ako. So, nung sinabi niya, ang tanong ko lang, sasali ka ba o hindi? Sabi niya, sasali. O sige, ganito po ang nangyari, Sir Tom. Nung sinabi niyang sasali, syempre kukuha pa siya ng pera, ako'y babalik pa ulit sa ano, sa bakasyon. Instead of, nung sinabi niyang ganun, ang ginawa ko, meron ako sa aking bulsa, pinagbayad ko muna bago isinend ko sa kanyang resibo. Paano nangyari? Saan ganyan? Sabi ko, may nagbigay sa akin. Siguro talagang hulog ng langit para ikaw ay maging member. Hindi po kami nagkikita pa. True ano lang, isinend ko lang sa kanya. So, sabi, paano to? Member ka na. Naisend ko na sa ano ko. Member ka na. So, ay, ang haba na kwento. So, alam mo po, Sir Tom, pagbalik ko, ganyan. Ano, para nasa ano, sa tren ako. Sabi nung may nakasabay ako, Pilipino, ate, parang ang sigla-sigla mo. Ano ba nangyayari sa iyo? ganyan. Tapos, napataon po again na day off. So, bumalik po ulit ako na Roma. Oh, ayan, nakita ko ng aking ipan. Oh, what's happening to you? Sabi ko, ay, naku, gawa nitong aking iniinom siguro. Itong epektong ito, yung power trio. E, kinuwento ko po, kwento po. Ay, sige nga, kukuha din ako, iinom din ako. Sabi ko, wala ang product eh. Sabi ko, pero, mag-jo-join na ako.
ibibigay ko na sa'yo yung bayad. Kahit wala pa yung product. Talaga? Ganon? Kasi kitang-kita sa'yo eh. Sabi ganon. Ano po? So, going back doon po sa pinsan ko, na ang kukuhanin lang niya, hindi pa po tapos, Isabel. Sir Tom, it's a very long story. Ang kukuhanin pa lang niya ay premium. No, upon talking with Apcha Makaraig, grabe po, umikot na yung ano. Tapos sabi ko, panoorin mo yung ano, yung video ni ano, Jong Jimenez. Family package, Jong Jimenez. Vice President San Miguel yun. Yes po. Sabi ko, naku, basta wag mong tigilan. Kung hindi makuha ng isang beses, 10 beses mo panoorin. Oh, grabe, sabi ko mong ganyan. Tapos sabi niya, ay, oo nga, ano? Teka, ano nga yung decision mo? Ang sabi ko kasi, premium plus. Sabi, ay, hindi. Nakita ko na yung sinasabi mo. Bakit mo sinasabi sa akin, family package? Sige, magkita tayo. My God, Sir Tom. Totoo. Sabi niya, bakit pa ako mag sa 7 accounts? Family package na. Grabe. Yes, grabe po. Totoo po. And another, Sir Tom. Hanggang kailan po kayo sa Pilipinas? Ituloy natin sa Thursday. Kasi alas 9 na, hinihintay na ako ni Madam. Uuwi na po ako. Uuwi ka na rin. Hindi, balik kayo sa Thursday, ituloy natin yung 12. Ha? Tomorrow na yung flight nyo. Sige, tuloy nyo, may 3 oras pa kami rito. Grabe po, nagpahin po, family package. Congratulations po, family package. Tapos yung kapatid. Nasa Italy kayo, nag-family package. Kahit walang produkto. Walang produkto. Okay, you understand, ha? Tignan nyo, kayo, nandito lahat. Produkto. Opisina, nandito. Ako, nandito. Upline nyo, nandito. Ang kahera nandyan, ang produkto nandyan. Hindi kayo makapunta. Si Madam po, nasa Italy, wala lahat. Walang produkto, walang opisina. Tiwala lang. No, tiwala lang. At yung sabi nga yung mga nakausap niya, yung enthusiasm niya, yung excitement niya, yung saya niya, yun po yung pinaniwalaan ng mga kausap niya. Nag-family package sa ibang bansa kahit na walang produkto na hawak. Okay? Ma'am, ilan taon na po kayo, if you don't mind? 32. Grabe kayo magbiro. Very exaggerated talaga. I am 64 years 64. Old. And how long na po kayo nagtatrabaho sa Italy? I've been working 18 years po. 18 years. Okay. And Italian citizen na po kayo? Not actually Italian citizen, but my permit working visa. My working visa is unlimited. Unlimited. So ang plan po ninyo, hanggang ilang taon po kayo magtatrabaho dun sa Italy? So, waiting for my pension kasi. Ah, may pension kayong matatanggap? Opo. After how many years? 20 pa po, mahaba pa po. Ano pero, to, 30 years, 25? Kasi 18 na kayo eh. 18 years na kayo nagtatrabaho doon, di ba? Kasi po, nung dumating po ako doon, magpi-50 years na po ako. Okay. Ganun po. But, So, and how long do you need to work in Italy? Or is there an age that you need to reach to get no, the pension? The age to reach, before po, the history is the before you get the pension is 67. Okay. But from time to time, yung pong in-laws, nagbabago po. Kasi kaya siya nagbabago. I mean, I understand, no? I study each country, no? The system, the laws. Kung nauubos yung pera nung bansa, umuusog yung retirement age. Opo. So kunyari, naubos yung pera ni Italy, no? Kasi nag-pandemic, million yung namatay, tapos hindi magandang ekonomiya nila. Gawin niya 68, 69. Kasi syempre, mas late ka magre-retire, mas late siya maglalabas ng pera sa'yo. Opo. And because of pandemic, baka mamatay ka bago ka umabot sa retirement age, nakaligtas na sila sa'yo. You understand? So definitely, no, parang kung ang goal ninyo is maahabol yung retirement age, no, you need to understand also how much are you going to get, no, as a pension. Yes, kasi pag dito sa iFern, kaya mong kumita ng 250,000 every month, baka hindi mo na kailangan habulin yung pension mo. Baka mas better na mag-retire ka na lang sa Pilipinas. Tama? Makasama mo yung mga anak mo, makasama mo yung pamilya mo, di ba? Kumikita ka ng maganda. Katulad nung isang seaman na 250,000 yung sahod na nagsalita kanina, sabi niya, kung OFW ka, kung seaman ka, nasa Pilipinas, mag-iFern ka na lang.
That's something for you to think about, no? Rather than waiting. If you're 64, the retirement is 67, another 3 years, eh, kung bigla ginawa niya 69, so you need to wait another 5 years. Samantalang dito sa IFERN, yung mga, kanina yung huli nagsalita, si Binci, di ba? 1.5 years lang, 5 million na yung kinita sa IFERN. Okay? So that's something for you to think about rather than just waiting for your age na umabot po sa pension, no? Palakpakan po natin si Madam Isabel. Pahabol po. Thank you so much. Yeah. Go ahead. Tuloy niyo po. Yes, thank you so much po sa support po. Abel, PD May Bantados. Yung pong grupo ni Abcha, Team Capstone, Team Blessed, Team Stable. Thank you po. They are there. Thank you so much po. Congratulations. At sa pansama po ng aking congratulations po. Ay, pwede pong maka... Ano po? Sabihin niyo, iklaro niyo po kung ano. Sir, sobra po talang gusto kong maka... Pwede po ba? Picture po tayo. Okay, yan. Yeah. Okay. Palakpakan po natin, ma'am. Congratulations. I hope to see you again. Okay, etong video niya yung nagpayaman. Okay, madam, kaya may 250,000 na one-time check. No, with the four accounts, 1,6, 12,008, 48,000, and 217,000 with a total of 280,000 and a tax of 28,000, Marian Bantados. Ka pala, Chan. Nakuha mo ba 'to? Nagbigay na ba sila ng ganito sa iyo? Meron ka na ano? Okay. Kunin mo yung cellphone kay ano. Magpalit tayo. Hindi ko na siya interviewin kasi late na ako. Halika, Chano, kasi hindi ko pala nabigay sa iyo. Regalo namin sa iyo ni Madam for Christmas. Did you get this? Not yet, pati ito. Okay, so picture tayo. Thank you. Merry Christmas. Okay, so we have three more checks. No, we have three more checks. So earning from six accounts. Pinakamababa na account niya, 35,000. Tapos 85,000. Tapos 99,000. Tapos 116,000. Tapos 231,000. And the final account, 232,000 with a total of 798,000 and a one-week tax of 79,800. Net amount, 717,000. Zach Lopez. Okay. Hey, Zach, what do you want to say to the audience? Kita naman, obvious na eh, no? Sabi nga, ano na, no-brainer na, no? Kinig na lang tayo kay Sir Tom. Ito na yung the best networking company sa Pilipinas, no? Sabi nga kanina, sumunod lang, makinig lang, eh sigurado yayaman ka. Tama? Oo, problema lang sa iba, sabi nga, Sir Tom, digdig ko, no? Yan dyan na, kita na, eh, sobrang dami na ng proweba. Alam mo yung maikinig na lang, yayaman na. Diba? Kaya nga ako, sabi ko, talagang gusto kong makinig kay Sir Tom, lagi kong pinapaulit lahat. Even yung tumanitok, katabi ko matulog. Literal yun. Sa mga nakakapunta sa kondo, nasa tabi ko yun. Diba? Bakit? Alam mo yun, susunod ka na lang eh. Diba? The good news, bilyonaryo sinusunda natin. Sobrang taas na ceiling. Makinig ka lang, ikaw na yung next na billionaire. Thank you po, Sir Tom. Thank you, Madam Kim. And of course, sa Panginoon. Wow! Grabe! Okay. Palapakan natin, Zach Lopez. No? Million Dollar Club.
Oh, by the way, before, si Kit nandito ba? Ikaw lang. Marvin? O, alika. Kayong dalawa. Wala kayong check eh. Bigay ko na muna yung gift ninyo. Kasi palakpakan natin yung host ng today's RBA, no? Marvin and Kit. By the way, parang pag naisip kayo kung ba't wala kayo, kasi hindi pa kayo Million Dollar Club. Ang binibigyan na namin Presidential Director sa Million Dollar Club. Let's take a peek. Thank you. So, meron tayong mag-asawa. Mag-asawa with 6 accounts. Yung pinakamababa po, 44,800. Yung next, 52,800. Yung next, 178,000. Di pa tayo tapos. 200,000. 227,200. And 233,600. Net amount, 936,400 with a tax of 93,000. Alexis Asuncion, Melanie Sumalinog, net amount, 841,550. Okay, mas maraming account. Pag masipag, mas marami pong kikitain. By the way, kumustahin nyo po yung bagong 6 carats na diamond ring ni Melay, no? That's worth 7 million pesos. And yung relo po ni Alex, no? Rose gold, 7 million. Okay? Anything you want to say? Ayan. Ako, for me, kung sino po dito yung galing sa bank company or bago pa lang, this is the only network marketing na legit. Ito po yung only network marketing na pinag-aagawa ng mga big brands, okay? So, like Mini Cooper, sinabi na may-ari ng Auto Hub, yung may-ari ng Mini Cooper, ng Ford, na during pandemic, ang iFern po ang bumuhay sa kanila. Okay? So, the same with Mercedes-Benz, and also Louis Vuitton. So, nakikipag-tie up. And alam ko, may, ewan ko lang kung pwedeng i-disclose, pwede disclose ko na, no? Basta alam ko, merong isang company na nakikipag-meeting kina Sir Tom, ang malupit, pinag-iisipan pa ni Sir Tom and Madam kung sisiputin nila. Okay, so pagka sa ibang company, ang network marketing, pagka mag-a-apply ka ng kotse, auto-decline ka. Okay? Dito sa iFern, auto-approve ka. Okay, so this is the only network marketing na professionals, professional networkers po ang nire-raise ni Sir Tom and ni Madam Kim. And the only network marketing na nag-create talaga ng tunay na milyonaryo ng walang paweran. Okay, so legit. Thank you so much, Sir Tom and Madam. And sa mga nag-iisip, yung sabi ni Sir Tom kanina, yung tawag doon, yung depende na lang i-close niya yung mga ano yon, yung registration, 'di ba? Tapos pagka nagkuha ka by application pa. So pag-iisipan pa niya kung tatanggapin ka pa sa iPhone or hindi. Ganun na po ang mangyayari sa susunod na panahon. So 2023 pwedeng mangyari 'yan. So ngayon pa lang habang hindi tayo tumatawid sa 2023, kumuha ka kahit anong package. Kailangan pumwesto ka ngayong December of 2022 para pagdating ng 2023, sigurado ang kinabukasan mo at kinabukasan ng pamilya mo. Thank you. Yes, I from Dasig morning po, no? Ako onti lang. Actually, kahapon the other day din is for some strange reason is nakakausap namin yung mga boss namin sa call center industry. Ngayon tinanong namin sila na anong nangyari doon sa mga 13 month pay ng mga empleyado nila and all that. Nagastos na and all that. So parang walang nangyari. So ngayon it's just a simple reminder again na it's also a preparation for next year. For next year, 2023, we have 33 legal and special holidays. So, wag natin antayin na mag-holiday pa para lang magkaroon times 2, times 3 sa sahod. Ito, December of 2022, whatever package ang kunin nyo, lagi yung sinasabi ni Sir Tom, bawat package na kunin nyo, pagtrabahuan ninyo,
for sure, hindi nyo pa kailangan mag-antay ng 33 holidays, legal or special, mag times 2 times 3 para lang tumas yung sahod ninyo. Or magkakaroon pa kayo ng every month, every from January to December, 13, 14, 15 month pay pa dahil sa iFern. Ngayon, with full conviction, dahil yun po ang nangyari sa amin at ang kagandahan pa, hindi po nangyari sa amin. Yung mga tao na una po dito, kahit sila kumikita. Most importantly, the ultimate mission ng iFern is makatulong din sa kapwa-tao. Maraming salamat po. Last na lang. Sa 2023, iFern pa rin ang sakalam. Thank you, sir. Okay, palapakan natin. No, wait. There's para sa inyo. One each, no? MDC. Okay. And this one also. Ah, meron na. Inabon ka na kanina. Okay. Thank you. Palakpakan natin si Melanie and Alex. Meron pa tayo isang cheque. Grabe, si Melex tinawag na, si Zach tinawag na. Meron pang mas mataas sa kanila. Eh, top one si Zach eh. Tapos Melanie and Alex combined, no? Is almost equal to the income of Zach. But meron pa. Okay, so earning from 5 accounts. First account, 11,200. Second account, 32,000. Third account, 75,000. Fourth account, 135,000. Buti na lang, mas marami sa apat yung account niya kasi yung fifth account, 880,000. Total, 1,134,000. With a tax of 113,000. Classmate ko po to sa Masters in Entrepreneurship in Asian Institute of Management. Classmate ko. So I'm very happy that he's part of iFern. Let's call to the stage Mark Nicholas Concepcion Chang with a net amount of 1,020,000 pesos. Okay? Okay. Boss. Picture muna. Mga beater, oh, walang pipicture. Oh. Okay. So, Mark, tell them. Classmate. Ang ganda ng relo niya. Oh. Pareho kami naka-Rolex. So, tell them. When did you join iFern? I joined nung kalagitnaan ng pandemic. So that was last year, March, we joined. Pero I started working on it sa ano pa, August pa. So I'm on my 1 year, 4 months na ngayon. Okay. So 1 year, 4 months ka pa lang. Mm. Can you tell them na what were the circumstances, bakit ka nag-iFern? Ayun nga, as Sir Tom mentioned, no, we're classmates in AIM. So negosyante ako. So yung gagayahan ko si Madam, ang tagal na kwento eh, di ba? So, yung start ng pandemic. Oh, sip, tagal eh. Ganti tayo. So actually, yung start ng pandemic, day one actually ng pandemic talaga, we were in Coron sa Club Paradise. So ako, family ko, and yung barkada, vacation kami sa Club Paradise. So lockdown yun, nabroblema kami actually kung paano kami uuwi. They were talking about na kailangan daw mag-charter ng plane, ganyan. Kasi wala na, sarado na eh. So, no problem kami. Buti na lang, parang may parang loophole, na hindi daw pwede mag-declare ng lockdown on the day itself. So, we were given another day. So, buti lang, naka-uwi kami. So, during that time, nag-iisip na kami, ano ba, stay na lang tayo dito? Ano ba, baka 2 weeks lang to. O, tumingin na kami actually ng farmhouse, 1 month. So, inisip namin, stay kami doon, Airbnb. So, yun, yung, to cut it short, no, we were thinking that the pandemic was gonna be parang bakasyon lang. So, first 2 weeks, ang sarap, bakasyon, walang ginagawa, walang trabaho, walang negosyo, walang iniisip. 1 month, okay, sarap. 2 months, putya, 1 year na. Tang ina, yari na tayo dito, ha. Chine-check mo na yung cash flow mo. Putya, inaano mo na, ilang buwan na, maubusan na ako ng pera. So, nung March, March of last year nga, actually, yun nga, hindi naman actually ako maubusan ng pera, ano? Pero yung mga business, yung cash flow, nauubos na yung pera nila. So, nangyayari is, I'm putting in my own money into the business. So, hugot ako ng hugot every month sa overhead. Kasi walang po,
Actually, may pumapasok nga na sales, wala namang collection. So we had something like 4 million in, ano, in receivables. Hindi namin makolekta. So yun. So medyo ano na ako. So sabi ko, kailangan maghanap ng ano. So nilapitan ko si Sir Tom, baka we can do something for iFern. Kasi nga nakita ko sa mga Facebook nila sa IG, putya, daming pera itong kumpanyang to, ha. So, hindi talaga, daming gastos pa rin, daming binibili, tapos yung cheque, ganyan, daming pera na ito, ha. Sige nga, lapitan nga natin. Pero actually, nalapitan namin not to join. Parang baka may project lang or something, just to get by, no? So, sinabi ni Sir na, why don't you join? Sabi ko, sige na nga. Actually, hindi yung first time, eh. Sige na, join na nga. Pero before, allergic kami sa networking. So, sige na, nothing to lose. We joined. We put in family package. So, ayun, what started sa network, yung sa iFern, was yung kinikita namin is yun yung pinapangkain namin sa business. So, yun yung pinapangkain namin sa overhead, sa pasweldo, sa renta, etc. Until it came a time na itong year, medyo nagre-recover na. So, itong cheque ko, 1 week lang to. Hindi, joke lang. Hindi siya 1 week. Actually, yung nangyari is, since pinapakain ng iFern yung business, yun yung ginagastos, pinapanggastos ko, eh nag-recover na. So, hindi ko na nagagastos yung iFern ko. Naipon na lang. So, ayun na. Ito na. 1M na. So, how long did it take? So, yung total investment mo, family package, about 300,000. Okay, so itong 1 million is like 6 months income, 7 months? 5 or 6 months. So 5 or 6 months, 1 million. Kasi nga, may iba siyang negosyo. No? By the way, isang negosyo niya, Mang Inasal. No? Kayo, magbibilang pa kayo kung kakain kayo doon o hindi, di ba? Siya may-ari ng Mang Inasal. Okay? So ibang-iba. So syempre, pareho kami, master's degree in entrepreneurship. You need to understand kung gaano kagaling, mas magaling siya. Kasi nag-join siya sa iFern. Eh. Matalino siya. Sabi niya, shit, kailangan mag-join tayo dito. So, since he's not funding his business anymore, no, naipon yung pera, eh kayo, kumita lang kay 15 pesos, gusto niyo na withdrawin, di ba? Dito, 1 million, di ba? Nung sabi niya, ay, 1 million na, withdrawin ko na, di ba? Ganda tignan eh, 1 million. So, siguro, Mark, no, since we're both Masters in Entrepreneurship graduates, can you tell to them na ano ba yung difference ni iFern sa other traditional businesses? Paano siya na iba? Parang siguro with your business, you know, with your master's degree, with all of your knowledge, maybe there's a way you can explain to them na mas maintindihan nila. One of my businesses now, nasa ano kami, woodworking. Yun ang favorite ko ngayon, woodworking. So, very seasonal siya. Ang peak season niya is obviously Christmas. So, ngayon yun. Actually, galing ako sa office, bigla nang message si Sir Tom na I have to be here. So, pumunta ako, di ba? Pero actually ngayon, since peak season, 24 hours na nagtatrabaho yung mga tao ko. Di ba? So, yung tao ko... Ilan employees? Maliit lang naman siya, pero I have around 10 people now. So, 24 hours sila, nagre-reklamo na sila. Pero sabi ko, double pay kayo, I'll make it worth your while. Kasi kailangan lang matapos yung project eh. So, to compare yung traditional businesses sa networking, itong iFern pala, sorry. I'm not saying it's easy, no? Mahirap tong iFern. Pero i-compare mo sa traditional business, malayo talaga siya eh. Malayo talaga siya. It's a different kind of hard that it's not really hard. Kasi ito, 24 hours kami nagtatrabaho. Sinasabi ko nga kay yung upline ko, si Madam Jela, you know. Sabi ko, tuwing Christmas, nauubos lalo yung buhok ko eh. Kasi seryoso, kasi although you're paid well, itong season na to, we're expecting a few million na to come in. Pero yung stress eh, ito, di ba? Parang relax ka. Totoo yun, happy-happy ka lang. Pero, kain ka sa restaurant, uy! Text na. Nagda-dive ako, scuba diving. Pagbalik ko, uy, daming ano. So, yun, it's, mahirap din siya, but it's, siguro I can say, parang naglalaro ka lang. Iba yung stress, iba yung hirap niya eh.
And if you're naturally a people person, baka hindi pa nga mahirap yung tinatawag ko mahirap. Ako kasi ano ko eh, suplado ako eh. So suplado ako. So kung kailangan ko makipag ano, medyo pinipilit ko sarili ko, di ba? Pero pag if you're naturally a people person, mahilig kang magano, mahilig kang makipag-usap, mahilig ka tumulong, eh madali sa inyo to. Hindi siya mahirap at all. Okay, palapakan natin yung classmate ko. Babalik na siya dun sa paggawa ng woodworking. Kasi sabi ko sa kanya, punta ka mga 6, di ko alam may mag-usasalita galing Italy. Pala 9 o'clock na pala siya aakyat sa stage, no? Okay, so thank you very much, Mark. Ha? Thank you. Congratulations. Okay, so, yung mga lahat ng gustong yumaman, gustong magkaroon ng check-in, 1 million katulad ni Mark, pwede tumayo. Okay, so today is Tuesday, right? So Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 5 araw na lang Noche Buena na. So 88 days ago, kinento ko yung kak mo. Marami nang handang-handa sa Noche Buena at Christmas sa Ivern, pero alam ko, marami pa rin hindi handa. Okay, kung once a year lang kayo magkaroon ng pera or bonus, no, padain ninyo muna sa Ivern bago nyo hawakan hanggang Noche Buena. Kasi once a year lang kayo magkaroon ng extra na pera pag sinave nyo for Noche Buena, for Christmas. Tapos, pagpasok ng bagong taon, wala na naman kayong pera, isang taon na naman bokeh yung buhay nyo. Okay? Nobody talks about how to have a better Christmas. Nobody talks about how to have a better life except here in Ivern. Kung pinagdasal nyo na gumandang buhay nyo, umasenso, gumandang Christmas, gumandang bagong taon, eto na yon. Eto na yung sagot sa prayer ninyo. Because, as I've said, pinili ko na makatulong. And hindi ordinaryong pagtulong. Si Mrs. mahilig siya mabigay sa charity. Ako namimigay, quietly, silently, pero ang pinili ko, gumawa ng milyonaryo. Okay? So sabi nung classmate ko, si Mark, no? He's one of the smartest, no, students in our class. No, certified na genius po yan. Okay? So he's one of the smartest people in our class. And he's saying, kung sanayin kang makipag-usap ng tao, masaya kang makipag-usap ng tao, simple or mabilis lang itong negosyo sa'yo. Siya nga, sabi niya, suplado ako. Pipilitin ko pa yung sarili ko para makipag-usap. Pinipilit na to, may 1 million sa 5 buwan. Tama? Paano pa kung kayo? Sanay kayo makachika. Chikadora kayo, marites kayo. Tama? Mabarkada kayo. Okay? Yan si Mark, pag nagalit, nakikipagsuntukan yan. Diba, Mark? No yan, basugulero yan. Yung mga ibang buhok niya, hindi natanggal yan dahil sa ano? Dahil sa consumption. Natanggal yan kasi nakipagsabunutan. I mean, nakipagsuntukan. Hindi pala sabunutan. Okay? So, there's still time. Kung mayroon kang hawak na pera, padaanin mo muna dito. Ibenta mo yung laman, pagbalik ng pera, saka ka mag-Noche Buena. Kasi once a year ka lang magkakabonus eh. Hihintayin mo na naman next year. How many times have you said next year, next year, next year? 10 years na. Parang I'm sure si Madam, yung from Italy, si Isabel, I'm sure hindi niya expect na 18 years na pala siya sa Italy. Diba? Lahat naman ng OFW, seaman, ganun eh. Sige, gagawin ko lang to ng mga 5 taon. Pagka nakaluwag-luwag na tayo, uuwi na ako. Tapos nagulat ka, si Sir kanina 27 years na. Tama? Kasi umaasa ka na dun sa pera na yun eh. Eh wala ka na may ibang pantapal dun, kaya hindi ka na makaalis. Dito ganun din. Meron kang chance ngayon, pag hindi mo i-grab, isang taon na naman yung masasayang mo. Okay? Kaya marami nga nandyan. Gumawa ka ng paraan kung ano yung pwede mong ibenta, isanla. Gumawa ka ng paraan. Kasi hanggang hindi ka sumasali, hindi ka namin matutulungan. Sayang yung mga mapagmumura ko sa inyo. Kung hindi kayo membro, hindi kayo aktibo, may hawak kayong pera ngayon, hindi kayo bumili ng produkto, wala kayong ibebenta, hindi kayo kikita. Okay, we really seriously want to help you. Ang dami niyang nauna sa inyo, kulang pa ba yung pruweba? Kung iniintay nyo, walang gagawin kikita, you wait forever, it's not gonna happen. I've already chosen that I will help people who are willing to work, willing to invest, willing to follow. Walang charity dito. Kasi charity helps you for a day. Diba? If you believe in the Bible, if you believe in God, sabi nga, you help somebody, you give somebody fish, you help them for a day. You teach them how to fish, you help them for a lifetime. Dito hindi lang fish yung, hindi lang how to fish.
Tangina, how to catch the golden fish. Tama? Ginto yung nandito. Ginto ang nasa Ivern. Gintong relo. Chedeng. Mini Cooper. Mustang. Magandang bahay. Lahat ng pangarap mo nandito. Pero dapat pagtrabahuhan. Dapat makinig sa sistema. Dapat sumunod. Okay? God helps those who help themselves. Prayer without action is hallucination. Okay? So every time I talk, we do the battle cry. For the first timers, taas po, kamay, kaliwa or kanan. Gawa tayo ng kamao, hindi to pray over. Okay? When I say, anong kumpanya mo ang sagot? Ivern. Okay? Tatlong beses yan. Yung sa pang-apat, our battle cry. Every year, we have a battle cry. Pag sinabi kong sa 2022, ang sagot, sama-sama tayong yayaman sa Ivern. Sample po, sa 2022? Sama-sama tayong yayaman sa Ivern. Okay. Tapos finally, yung tinuturo ko for the last 88 days, yung kakmo. No? When I say, para sa best Christmas ever, ang sagot, kakmo, kakmo, kakmo. Para sa hindi nakaintindihan kung ano yung kakmo, magtanong sa upline, it means, kumusta ang Christmas mo? It's a reminder for everybody, if you work the Ivern system, you're gonna have a great Christmas this year, but next year, every day can become Christmas. Okay, are you ready? Yes. Anong kumpanya mo? Ivern. Ano? Ivern. I can hear you. Ivern. Sa 2022? Sama-sama tayo, para sa best Christmas ever? Kakmo, kakmo, kakmo. Thank you.